Nandito tayo ngayon para ipakita ko sa inyo yung pagka-hydro test, yung actual hydro testing. So, gusto ko ipakita sa inyo ang tamang procedure para sa pagka-hydro test ng ating mga plumbing system. Alam naman natin na sa requirement ng National Building Code at saka requirement ng Revised Plumbing Code of the Philippines, kailangan nating i-hydro test ang lahat ng ating ginawa na plumbing system, ano? So, ang hydro test natin, of course, as required by the Revised Plumbing Code, ito ay dapat na 1.5 times the hour, maximum allowable working pressure. So, ito yung ating mga equipment na gagamitin sa ating hydro testing. Meron tayo dito na ito yung ating rigid na pressure pump. At saka, ito, example to ha, ito yung mga example ng ating piping system sa bahay, ano? So, maliit lang yan, example lang natin yan, ano? At saka, nandun naman yung mga tools natin, dapat nakahanda agad yung ating mga pipe wrench, adjustable wrench, at saka, yung iba pa na pwede natin gamitin in case na magkaroon tayong problema, ano? So, ang unang-una natin gawin, ay kailangan natin i-check muna kung kumpleto na yung ating hydro test equipment natin, ano? Pati yung piping system requirements, ano? Mga kailangan natin. Of course, nandito yung ating ventilation. Dito natin palisingawin para matanggal yung mga hangin. Meron tayong pressure gauge, ano? Para makita natin. Usually, ang pressure gauge dalawa yung pinaglalagyan natin. The highest portion at saka yung the lowest portion, ano? Pero dito, doon na lang natin ilagay sa, sa piping system natin. Isa na lang ilagay natin, ano? Of course, kailangan din natin na meron tayong, ito yung tinatawag na check valve, ano? Kasi, although ang ating pressure pump ay may check valve, still, maglagay din tayo, ano, para sigurado. Para kung sakali mang medyo masira, no, magkaroon ng singaw, still meron tayong check valve. And of course, ito yung lugar na kung saan magkukan tayo, magsusupply tayo ng tubig para mapuno natin ito, ano, itong ating piping system na ito. So, halos na nandyan na lahat. So, ang ating procedure is the test water piping system in accordance with standard hydro test procedures of the Revised National Plumbing Code of the Philippines, ano? So, kung ano yung nandun sa ating plumbing code, Revised Plumbing Code, yun ang ating gagawin. And sabi nga natin, bago tayo mag-start ng jack up ng pressure, i-check muna natin, mag-contact muna tayo ng pansilisig. Importante, meron kayong kopya agad, ha? Hindi ito nangangahulugan na hindi ko alaman kung paano pag-hydro test, ano? Importante, meron kayo na tinatawag na hydro test procedure at meron din kayo tinatawag na hydro test equipment setup, ano? Para kapag nag-actual na kayo ng hydro test, at least wala kayong makakalimutan, ano? So, check natin contact pans listing of all requirement as per the approved hydro test isometric drawing. Kailangan din meron tayong nakahandang isometric drawing. Of course, kailangan ipakita rin natin sa isometric drawing yung mga tinatawag nating piping and instrument diagram natin, ano? Para malaman natin kung alin ang dapat nating tanggalin. Kasi may mga instrument tayo na hindi dapat masobrahan yung pressure, ano? So, what I will be doing now, I will be installing the test equipment sa piping system natin, ano? So, install ko na. So, dito yung ating supply ng tubig, ano? Kasi, kapag malaki ang inyong piping system, mga 2-story, malaking
matagal siyang mapupuno, no? At hindi kakayanin ang tangke ng ating pressure pump na punuin yung ating piping sa no installation. So, usually naglalagay tayo rito the 6. Just an example lang, ano? Ang galing to sa hose, supply ng hose, then papapasukin natin yung tubig. Then hanggang sa mapuno. Pero at this moment, ano, gawin na lang natin na kaya naman kasi ng tubig ng hydro test pump yung total volume ng laman ng ating piping, ano? Kaya yan. So, ang gagawin ko muna, pupunin ko muna ng tubig yung piping natin. So, magpupan ako. Ito, ilan ako to. Kasi, yan. So, this is a rigid hydro test pump, ano? So, importante sa lahat ng mga master plumber, dapat meron kayong sariling hydro test pump. Kasi, it is a requirement, mandatory requirements na dapat bago natin i-turn over ang ating project, kailangan makapag-iso tayo ng hydro test certificate, ano? So, importante yon. Kasi hindi kumpleto ang trabaho natin, hindi kumpleto ang pagpirma natin doon sa drawings and specification at saka doon sa in charge of installation unless makapag-iso tayo ng hydro test certificate. Ang ating soaking period, kapag nag-apply na tayo ng kwan, na-risk na natin yung pressure, is 15 minutes, ano? Pero if the owner requested for 30 minutes or 1 hour, okay din lang. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan natin if we are very sure na maayos yung ating installation. Importante ang hydro test kasi mas mahirap magbaklas ng piping installation kapag meron na itong semento, kapag embedded na ito sa wall o nakalubog na ito sa ilalim ng lupa, ano? So mas mahirap yun, kaya dapat sisiguraduhin natin yung ating piping installation kasi kasama natin sa warranty yan, eh. Warranty na bago natin i-turn over ang ating installation, eh, kailangan eh, maayos na maayos ito, ano? At katungkulan ito ng master plumber, ano? So, pupunin muna natin yung tubig, ano? Install the pump, install na natin to the piping system. So, fill the pipe with water until air is removed from the system. So, kung pwede tayo gumamit ng hose, pero ito na lang dahil kasi marami naman laman to. Asin natin ang lock. Ito may lock siya. So, makasimple lang, ha? System, ano, sabihin natin sa isang bungalow type na bahay, I designed the maximum allowable working pressure. Ano? Sabihin natin na I designed the pressure ng aking supply water piping system at 20 PSI. Ang requirement kasi ng Revised Plumbing Code of the Philippines, dapat ang pressure ng tubig to any outlet
ng ating supply water dapat hindi bababa ng 103 kPa. It is equivalent to around 14.94 PSI. So, yun ang requirement. Hindi dapat bumaba ron. So, ginawa ko, I decided at 20 PSI. Mas mataas, ano? So, ang test pressure nakalagay sa ating batas, dapat ang test pressure nito ay 1.5 of our design pressure. So, sa 20 PSI, times 1.5, it is 30 PSI, ano? So, kailangan kong magbigay ng 30 PSI and I will be soaking it for 15 minutes. So, whatever. Pag hiniling sa inyo ng order na 30 minutes, so, pagbigyan nyo. Kung sigurado naman tayo, na alam natin na maayos yung ating trabaho, ano? So, I will put pressure na sa pipe, ano? So, tingnan nyo yun, ha? 30 PSI. Okay, 20, 22, yan. That is, yan, 30 PSI. So, stay lang natin ang pressure na 30 PSI for 15 minutes. At titingnan natin, kapag bumaba sa 30 PSI yan, ibig sabihin, something is, may problema, may tulog. Ito, may mga tagas dito, ano? And we have to refit again. As you can see, kaya importante may gamit tayo, ha, handa. Anyway, this is just a supply water, ano, supply lang to para gamitin dito sa ating testing. So it is a test one, ano. So ito naman tatanggalin natin, ano, kasi test lang naman to. So yung mismo ating piping, so check, bigyan uli natin ng pressure, ha. Gawin natin ulit 30 PSI. Halos ko na yan, ha, for 15 minutes. It will stay, ano. Wala na tayong nakikitang leak, tulo. Meron lang dito sa supply na to yata, ano. Huwag niyong dadayain. Huwag niyong dadayain ang inyong hydro test, ano? Kasi kayo rin naman may problema. Kapag bumababa ang pressure, ibig sabihin nun, meron siyang tinatawag na may tagas siya. So, hindi niyo pwedeng dayain kasi may warranty yung ating installation. So, kapag nagtuluan yan, yung mga kisabi natin, yung mga dinding natin, magkakaroon ng mga tagas yan at mas mahirap maghanap. Mas mahirap maghanap ng tagas, ano, yung problema kapag nakapag na ito. Nakasarado na ito, ano. There are times na bumababa pa rin, ano, yung ating pressure. There is a possibility na baka may hangin, although wala nang leak yung ating piping system, there is a possibility na may hangin.
may hangin yung ating installation. So nga, ang installation talaga, hindi ganun siya katwan, ano? Hindi ganun, basta kasimple ang hydro testing. Kaya mahal ang bayad sa master plumber eh. Kasi yung mananagot just in case na magkaroon ng mga leak, ano? So let this stay for 15 minutes, ano? So makikita ninyo yung pressure, ano? Nandun pa rin siya sa pan, ano? 30 PSI. Hindi na bumaba, and but still you have to let it stay for 15 minutes or kung ano man yung hinihiling sa inyo ng owner, ano? So kapag after 15 minutes ay wala nang tulo ang ating plumbing system, kailangan din na whenever you conduct hydro test, kailangan yung nandun yung administrative authority. Sino ba yung administrative authority niyan? Yung representative ng Office of the Building Officials, ano? So dapat ang administrative authority is also a master plumber. Nakalagay kasi sa batas, hindi pwedeng mag-inspeksyon sa plumbing system unless you are a master registered master plumber. Yun ang nakalagay sa batas, ano? So, dapat nga ang lahat ng mga Office of the Building Official, Municipal Building Officials, or Municipal Engineering Office, City, ay dapat meron silang a registered master plumber, ano? Para siya mag-check, ano? So, siguro halos 15 minutes na, no? So tingnan natin ulit. So nandun pa rin siya sa 30 PSI. And I think maayos na itong installation ko. Pwede na tayo makapag-issue ng hydro test certificate, ano? So importante talaga na pag nag-hydro test kayo, eh may dala kayong mga pipe friends, ano? Para masigurado natin na meron tayong gagamitin. So ito na lamang at sana ay natutunan ninyo at sana bumili na kayo ng mga gamit natin sa pagka-hydro test, ano? Hindi pwede na paper baka sa ikaw ang designer, ikaw din yung in charge ng installation, hindi pwede wala kang hydro test equipment. Tsaka kailangan alaman mo ang procedures. Kailangan meron kang isometric drawing para doon sa setup ng inyong hydro test. Kailangan meron kang procedure na isasubmit, or kung tawagin natin ay dapat meron tayong hydro test pack na isasubmit, ano? If we are subcontractor, dapat yung hydro test pack natin ay may bibigay natin sa main contractor, ano? Para masigurado kung ano yung tamang gawin, ano? Hanggang dito na lamang, mabuhay ang PSPB. Maraming salamat po.